God, it's so weird. Laging yan yung sinasabi ni Madam Meka pagka may kausap siya sa phone. Lagi na sinasabi, it's so weird. Oh my God. Grabe. Okay, maglagay din ako ng mascara para maganda din yung mga pilik mata ko. Para naghaba din siya. Basta mga bibi, pagka naglagay kayo ng mascara sa mata niyo, ingat-ingat lang kayo dahil baka matusok niyo yung mata niyo ganun, mabolag pa kayo. Hindi na kayo makakita. Tsaka siguraduhin ninyo na walang tao sa paligid ninyo dahil pagka naglalagay kayo ng mascara ganyan, tapos biglang natulak kayong ganon. Oh my God, grabe. Ang gando-gando ko na talaga. Hindi ko na mamukhaan yung sarili ko. Bakit ganun? Baka hindi na ako mamukhaan ni Richard. Sana sabihin naman niya sa akin na ang ganda-ganda ko. Kasi minsan lang talaga niya ako makita na naka-makeup. Talaga. Nung huli kami nagkita na naka-makeup ako, ang makeup ko lang nun ay yung pulbo at lip tint. Yun yung huling beses na nakita ako ni Richard na naka-makeup talaga. Kaya ngayon baka hindi niya ako mamukhaan pagka nag-feast time kami. Pero sabi naman nila dahil love is blind, kahit anong itsura ko, okay lang, diba? Miss na miss ko na si Richard talaga. Huli kami nag-text kaninang umaga nang nagtanong siya kung nag-breakfast na daw ba ako. Sabi ko, oo, my love. Kumain ako ng bacon, tsaka ng egg, tsaka ng hot dog. Ngayon naman mga bibi, mag-makeup na ako dito sa iyong pampaliit ba ng mukha. Yan, lagi kong napapanood yan na ginagawa nila Madam Michelle. Ang liliit ng mga mukha nila para silang mga artista talaga. Kasi nilalagyan nila ng yung parang dito, yung parang brown dito. Kaya ang gagamitin ko na pampaliit ng mukha itong hula. Talagang ang weird-weird talaga ng mga pangalan ng mga makeup ngayon. Bakit hula? Kasi ito yung tawag namin sa mga pagka nagpapabasa kami ng yung palad namin, yung manghuhula. Ito ba na makeup na ito? Mahulaan kaya nito yung future namin ni Richard kung magiging kami sa bandang huli? O kaya pag makahanap siya ng ibang babae na mas maganda sa akin? Sana naman hindi. Dahil mamamatay talaga ako pag iniwan ako ni Richard. Maglagay na rin tayo ng contour para magpayat na rin yung mga mukha natin parang mga artista. Pagka naglagay ka ng contour, medyo iganyan mo yung mukha mo para maganda yung application. Kaya pag nakita ko si Madam May kapag naglagay siya ng ng contour sa mukha niya, gumagano yung mukha niya, oh. Para siguro maganda yung itsura nung pagka-contour ganyan. Tapos dito rin sa kabila. Ay, pagkatapos ko mag-makeup, tawagan ko yung best friend ko sa kabilang mansion. Nandyan lang sa kapitbahay namin dito sa subdivision. Tawagan ko mamaya. Siyempre, huwag mo kalimutan na mag-contour sa nose. Pagka nag-contour ka sa nose, tatangos yung ilong mong ganyan, oh. Ang tatangos kayo ng mga ilong nila Madam Mika, tsaka nila Madam Michelle, tsaka nila Madam Michiko. Pagka nakita-kita sila dito sa bahay, Diyos ko, para silang mga Amerikana dahil ang tatamos ng mga ilong nila. Ang maganda talaga nila. Idol na idol ko talaga silang lahat. Nagtayo lang ako sa tabi nila pagka yung nag-usap-usap sila dito dahil naghintay ako baka may auto sa akin si Madam Mika. Pagka yung umiinom sila ng tea, naririnig ko lahat ng pinagchichikahan nila pagka nagchicheka-cheka silang ganyan. Ay, sabi ko, hala, sino ba yung pinag-uusapan nila na girl? Meron sila lagi pinag-uusapan na girl na sabi nila parang daw, trying hard bitch. Sino kaya yung trying hard bitch? Tsaka ano ka ibig sabihin ng bitch? Basta ang alam ko, merong pagod food bitch. Yung pala yung usapan ng mga mayayaman na magbibispread. Hindi ko alam kung sino dahil hindi ko naman marinig kung ano yung pangalan, pero kawawa naman yung girl na yun. Pero baka kasi masama yung ugali ni girl kaya pinag-usapan silang ganyan dahil kami din ang best friend ko pagka nag-uusap kami tungkol dun sa yaya ni Madam Mimi na ang arty-arty talaga, ang sama-sama ng ugali, ang isnap-isnap, baka alam mo kung sino, pareho rin naman naming yayay. Sabi namin ng best friend ko, bis, nandyan na naman yung yaya ni Madam Mimi. Ayan na naman si Isnabera girl. Kala mo naman kung sinong kagandahan. Pareho sila ng amo niya. Mga Isnabera, kala mo kung sino. Kaya ngayon na, ituloy na natin yung dahil baka kung ano pa yung maichika ko. Pagalitan pa ako ni Madam Mika, ano pa yung mga sinasabi ko sa inyo. Maglagay na ako ng blush, mga bibi. Ang sabi dito, Milani Big Blush. Hindi kaya pagkain ito. Kaya sabi dito sa pangalan niya, Big. Baka naman pwedeng kainin ito, no? Ang makeup pala, no, pwedeng kainin. Hindi lang para siya pwedeng pampaganda, pwede mo rin siyang kainin, ano? Sabi ni Madam Michelle, pagka naglagay ka daw ng blush sa mukha mo, mag-smile ka daw na ganyan, para mailagay mo talaga sa pisngi mo yung blush.
Ganyan. Ang ganda-ganda naman talaga ng blush na ito. Parang may gold. Bakit kaya kumikinang yung mukha ko dahil sa pinaglagay ko na blush? Para tuloy may alahas yung mukha ko. Dahil kumikinang na ganyan. Like, sabi ni Madam Mimi, shimmering is splendid. Yan lang pala yung sikreto para magkinang-kinang yung mukha mong ganyan, oh. Di ba, para glowing. Sabi nga ni Madam Michelle, dapat daw yung mukha mo glowing para daw mukha kang bata. Ngayon mga baby, ang alam ko na isusunod na natin sa ano sa blush ay yung lipstick. Kaya maglagay din ako ng lipstick para makumpleto natin yung makeup natin ngayon para talagang magandang maganda na ako. Kaya ang ilalagay ko na lipstick dito ay yung lipstick na color red. Ito yung lipstick ni Madam Mika na lagi nang ginagamit tsaka lagi niyang dinadala pagka nagpunta siya sa mga party tsaka sa mga dinner na ganyan. Kaya ang dami niyang mga lipstick na color red, lahat yata ng color meron siya. Kaya everyday pagka naglabas siya, palit din siya ng color ng lipstick na color red. Kaya alam niyo ba na, sabi ni Madam Mika, ito daw color red na lipstick na ito, ayan o ipakita ko sa inyo mga baby. Pagka daw isang application mo lang, makikita mo daw agad yung color. Kaya sabi ko, ay, pangarap ko din yan, madam. Hindi yung parang yung lipstick ko na tinatago ko na binigay nung ano yung isang best friend ko. Pagka nilagay ko na ganun, hindi naman magkita yung color. Kaya ito, gusto kong i-try ito kasi pagka nilalagay talaga ni Madam Mika, ang ganda-ganda talaga ng itsura niya. Ito din yung sinasabi niya na parang siya yung model. Siya yung endorser daw ng color red lipstick. Ang galing talaga ni Madam Mika. Ano, kaya niyang pagsabayin lahat. Ang dami niyang mga ginagawa sa buhay. Lagi pa siyang nagta-travel. Kaya pag nag-travel siya, lagi kaya ako na may pasalubong. Lagi chocolate, ganyan. Pasalubong talaga niya sa akin yun pagka yung naggaling siya sa ibang bansa pag hindi niya ako sinama. Kasi minsan kasi hindi naman niya ako lagi isinama dahil kasama niya yung mga bisper niya na nag-travel. Kung anong country siya nagpunta, binigyan niya ako ng dami. Kaya itong earrings ko na ito, binigyan ni Madam Mika sa akin nung nagpunta siya ng China. Yan, ito yung pasalubong niya sa akin nung nagpunta siya ng China. Tapos, itong headband ko na ito, talagang sinabi niya talaga dun sa ano, naggawa ng uniform namin na si Jorica. I want her uniform to look social. Sabi talaga niyang ganun, be. Kaya, tingnan niyo yung uniform ko, meron pang pearl. Ayan, meron pang pearl. Tsaka yung mga ano, yung tila na ginamit dito sa uniform ko, mamahalin talaga velvet. Tsaka yung lace na ginamit nang galing pa sa ibang bansa yan, B. Tsaka yung mga flower na ito dito sa headband ko. Pinagawa pa kaya ni Madam Mika yan sa ibang bansa? Kasi ayaw talaga niya na magmukha akong basura. Lagi niya akong sinabihan na, Mimay, can you please wear makeup? You look so stressed right now. Sabi, lagi daw akong mukhang stressed. Kaya mula nung sinabi na lagi akong mukhang stressed, lagi na akong nagnood ng video ni Madam Michelle para matuto akong mag-makeup. Ay, ano ba naman yan? Andami ko na namang sinabi. Andami ko na namang kwento. Baka kung anong makwento ko sa inyo. Ilagay niyo sa comment box kung gusto niyong malaman kung ano yung mga pinagchichikahan nila tungkol doon sa trying hard, bitch. Ito na, maglagay na ako ng lipstick, be. Sa wakas, maglagay na ako ng lipstick dahil ang dami ko na namang chinichika sa inyo, baka kung ano pa yung masabi ko. Pag naglagay ka ng lipstick, dahan-dahan lang, pakunti-kunti lang, be, kasi pagka yan na naman yung sinasabi ni, laging sinasabi ni Madam Michelle na pwede ka namang magdagdag, pero mas mahirap magbawas. Ang ganda-ganda talaga ng lipstick na ito, mabango tsaka hindi siya nakaka-dry ng lips. Ang ganda, di ba? Ito yung birthday gift sa akin ni Madam Mika nung nag-birthday ako. Kaya sabi niya sa akin, yung cellphone ko daw dati laging out of coverage. Kaya binigyan niya ako ng panibagong cellphone. Kaya ito, nung birthday ko, binigyan niya ako ng iPhone 6 talaga. Ang bait-bait talaga sa akin ni Madam Mika, ano? Mga baby, tawagan kaya natin yung best friend ko dyan sa kabilang mansion. Tika nga, madial nga yung number niya. Sana wala din siyang ginawa ngayon. Hindi nag-ring. Bis, kumusta naman dyan sa kabilang mansion, be? Nandyan yung mga amo mo? Ay, wala sila magpunta ng Thailand. Wala yung mga amo mo ngayon? Nagpunta sa Thailand. Kaya kung nagbili daw sila ng bagong... Ano ba yun siya? Kulad din ba yun? Ay, nagbili ng kulad din yung mga amo mo. Alam mo ba ako din si Madam Mika? Nagpunta rin na naman siya ng Paris. Ay, ano siya ng Paris? Diyan sa kanto? Sa labas ng subdivision? Hindi, Bi. Doon sa Paris, yung lagi naming pinuntahan, yung lagi naming ano, kaya nagpicture-picture pa ako, yung lagi naming pinupuntahan sa Europe. Ah,
ay, social sa Europe para nagpunta yung amo ni mo. Oo, eh, hindi na ako nagsama dahil sabagsawa na talaga ako sa Paris, B. Meron kami kesenta nito sa bahay, Prince. Ay, Prince din? Ay, ang hilig talaga nila. Ang hilig talaga nila magkaibigan sa mga Prince, no? Prince na lalaki. Oo. Oh, oh. Yung mata niya naman. Kuyaw na mataan niya i-flo. Ay, alam ko na ang ano niyan, B. Alam ko na ang buhok niyan. Ay, parang siyang dilaw. Oo, parang dilaw parang na yung... Parang naman ko sa liwan, ay parang siyang elaw. Ay, ang dami kayang nagpunta dito sa bahay ng mga ganyan na mga burta. Yung mga best friend nila, Madam Mika, tsaka nila Madam Michiko, tsaka nila Madam Michelle. Nagpunta sila dito sa bahay, mga burta. O ano yung kwento mo, B? Ayun niya. Meron kami bisita ng Prince. Hindi, sabi ni Madam, mag-turn daw ako ng kope. Oh. Espresso. Oo. Espresso. Nagpunta ko espresso. Ng kope na hinanap ko yung espresso. Ay, paborito ni Madam Mika yan, yung kope na espresso. Akala ko kung ano yung espresso. Yung pala, nilalagay pa yun sa makina. Nilagay ko naman sa makina. Nagpuntok yung makina. Hindi ko naman alam. Hindi pa na sa lagyan ng tubig. Agad-agad. Hindi nagpuntok. Ay, mag-Steven kami. Ako rin, may Richard din ako rin. Mag-peace time kami mamaya. Diyos ko talaga, excited talaga ako dahil naka-makeup na ako, B. Magpakita ako sa kanya na naka-makeup na, naka-ayos na. Ayun, naka-gitter sa yung kope. Sabi yung fridge. Ang ganyan siya, mercy. Ay, anong pinagsabi niya? Hindi ko naiintindihan yung pinagsabi niya. My name is Jimmy Lynn, not mercy. No. Sabi yung fridge. Mercy po ko. Sir, no. May last name is Cross. Nagtawag lang sa aking amo. Ma'am, yung pwede na ninyo kinatawag ako ng Mercy Buko. Mm-mm. Sabi ni Madam, ay buang ka. Thank you sa'yo, ay sugi atay. Nag-thank you naman pala. Nagpasalamat pala. Okay, akala mo naman tinawag kang Mercy Buko. Eh, ako nga. Akala ko pinauwi na ako noon na nandun kami sa Paris. Sabi ko, hindi pa ako nakatulog, hindi pa ako nakakain. Pinauwi nyo na ako. Yun pala ang sinasabi sa akin, uwi. Ang ibig sabihin pala, yes. Social talaga ng amo mo, no? Social din naman yung amo mo. Pareho lang tayong social. Yung amo yung mga madam natin. Pero yung sa'yo kasi, nasa Thailand yung akin. Diyos ko, for the end time, nasa Paris na naman. Ay, ano yung end time, be? Wala naman yan sa urasan na ako. Anong end time? Hindi ko din alam dahil lagi ko nang narinig kay Madam Mika yung sinasabi niya na end time. Sabi niya sa akin, Mimay, for the end time, will you please put on makeup in your face? Sabi ko naman, anong end time? Kaya magamit na din yung word na end time para din matuto din akong mag-English. Sige, mag-auto yan. Magamit din ako yan. Bye-bye, Bis! See you later! Right. See you later! Enjoy your coffee! Bye-bye! Oh, ayan mga bibi, diba? Ang best friend ko talaga, ang kaling-kaling talaga niya, mag-chika talaga. Pagka yung nagkita kami ng best friend ko, naku, ang dami naming pinagkwentuhan ba? Kaya ayun na nga mga bibi, baka hinintay na ako ng aking best friend tsaka ni Richard, mag-peace time pa kami. Magpaalam na po ako sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan, ako nga po pala si Mimay. Ako nga po pala yung napakaganda at napakabait na yaya ni Madam Mika talaga na napakaganda at napakabait din. Sana lang talaga hindi ito makita ni Madam Mika dahil pag nakita niya na ginamit ko yung mga makeup niya, baka magalit sa akin. Alam ko naman maintindihan niya ako dahil first time kong gumamit ng mga makeup na ganito talaga. Alam niya na pangarap ko talaga ito talaga. Kaya maraming salamat po sa panonood ninyo ng video ko ngayon. Sana po huwag kayong magsawa na manood ng mga video nila Madam Michelle, nila Madam Michiko, tsaka nila Sir Mitoy, tsaka nila Madam Mimi, tsaka nila Madam Mecca. Sana po hindi po kayo magsawa na magnood ng mga makeup tutorial nila para matuto din po kayo na mag-makeup gaya sa akin. Diba? O, ang ganda-ganda na ng makeup ko ngayon dahil lang sa panunood talaga ng mga makeup tutorial nila. Sana po makagawa po ulit ako ng video pagka nagpunta ulit ng ibang bansa si Madam Mecca. Tsaka baka kung ano pa yung maikwento ko sa inyo. Maglinis na po ako ng bahay, tsaka magwalis, tsaka maglaba po ako ng cortina dahil baka pagalitan po ako ni Madam May kapag madumi yung bahay pagdating niya. Bye-bye po mga baby!